Let's go into the player profile. So, makikita natin si D, si D na design niya, Eson, Bill, Tex, at si Yakubo. Alam mo, walang Tex. Sabi niya, lalago niya. So, makikita natin yung mga teams natin. Ayan si D, Bill, si Bill, ayan si Bill, si Bill, ayan si Tex. So, malupit ang mga galaw niya. At sa Signal Ultra naman, si Few, Leomord, si Aku, as always, si Aldous, si Desanya, si Alice, yep. Si D, Chu, at si Tets, Lolita. Grabe, magandang momentum. Magandang momentum kahapon ng Signal Ultra, Kuya King. Oo, nakambak nila. Yeah, nakambak nila. Umabot tayo ng around 20 minutes yung sa ating last game, yung game number 3. Pero ito yung sister team ng Archangel na kalaban nila kahapon, Archangel Onage. Maganda din ang pinakita, Kuya King, against Team Happy Feet. Oo, tama, Happy Feet. Natuwan yata nila, no? Natuwan nila kahapon. Ang gusto ko malaman dito, Kuya King, ano pa ba ang mga hindi natin nakikitang strategies ng mga players? Pero teka lang, bago tayo mag-usap, si D ay namumula. First blood will go to Archangel Onage. Flowing blood out ang alis natin dito, pero nandito si Krak with the Force of Nature prop. Pero napakagandang assurance aura naman mula doon sa Martis, kaya naubos ang dalawa. Four-man rotation. Usually ba mas okay na four-man rotation kaysa yung mga three-man rotation? Depende, pero dito sa Archangel Onage, kadalasan nakikita ako four-man rotation sila. Pero yung sa inyo, parang may ano kayo eh, may ang sa Signal Ultra, parang ang nangyayari, sustain lane, may matitira sa lane. Sa Signal Ultra kasi, depende sila sa kalaban eh. Hindi sila yung, hindi sila yung... So may mga ganong strategy din pala kami na, no? Na hindi masyadong nakikita. Dumidepende din sila. Depende kung sino ang kalaban nila. Pero mukhang nakakatakot itong Archangel Onage, Kuya King, kasi... Maganda ang pinakita nila kahapon, natagulat ang Happy Feet. Pero eventually, itong Archangel Onage, ang weakness, four man ulit. Ganda ng juggle nila dito, there you go. Nice ulti coming out from CKTD. Ito yung tusok ni Kuya Pew, pero meron siyang dash out. And now, Archangel Onage will push out his tier 1 turret. Nako, nagkapasokan na nga, ayun na nga. Triangle offense mula dito kay Lancelot, pero nakaisa ang Signal Ultra at nag-aabol pa si Kuya Pew. Oh! Nagkatusukan, mga kaibigan. Sino pa magaling tumusok? Walang magaling tumusok dahil walang nagkamatayan. Walang nagkamatayan. Oo. Nagtusukan lang. Nagtusukan lang. Pag mga ganitong klaseng type ng rotation, like four-man rotation, ano ba dapat plano ng isang team na alam mong may ganong mangyayaring rotation? Kadalasan kasi dito, lalo na dito sa Archangel Onage, nakikita ko is four-man rotation sila. Una muna, pupunta nila yung buff. Four-man, then saka sila pupunta sa tower. Dive nila katulad kanina. Tapos i-ano nila yung aggro. Yun ang sa Archangel Onage kadalasan. I-ano nila. Though ang isa naman na... Pwedeng gawin? Na ano doon, negative thing is that pag na-shutdown nyo sila, doon sa rotation nila. Mahirap bumawi. Kasi wala silang makukuhang farm. Pwede kasi mawipe out ng apat kayo. Tama. So, well, kailangan mag-react ng Signal Ultra dito ng tama doon sa mga gagawing gank ng Archangel Onage. Tapos, makakuha sila ng mga dalawang pitas kahit papano. Siguro ma-even nila yung trade. Pero pag mga kagaya nito, like for example, papasok si Carbonara, gamit yung kanyang machine gun, second skill, killing spree. Kagad si Carbonara dito. And like what you've said, Kuya King, Fuzaken controlling the tempo of the game para sa side ng Archangel Onage. Tinatry nila shutdown si Yaku. Oo. Sa taas. Naku, si Desanya pa ang mahuhuli. Bobby D, flowing blood out, pero hindi.
siya makakaabot sa kanyang first kill. 6-1 ang ating score. Turtle, kukunin kayo ng Archangel Onage. Maganda rotation na ito ng Archangel Onage. Actually, Kuya King, ang nung sa qualifiers natin na naganap, yung Archangel Onage, magaling talaga sila sa early game. Kapansin-pansin. Pero pag umaabot na ng late game, they somehow hindi nila nalalaman paano tatapusin yung laro. Kaya umabot sila sa point na hanggang third qualifiers nandun sila. Kasi nakakambak sila ng mga kalaban. So sa mga ganitong sitwasyon, normal sa atin na nakikita natin ng Archangel Onage na ganito. Daw ito namang Signal Ultra kasi sanay ito sa comeback. Comeback moves. Sanay sila sa late game. So, yun ang isang Grabe mga puso. Puso. Pusong Pinoy. Daw syempre, mas okay pa. Mas okay pa rin pag early game pala, snowball mo na din. Pero alam mo, mukhang pumupuso nga Kuya King kasi alam naman natin nung season 1 na yung Signal Ultra, sila lang ang nakatalo sa formerly known na Aether Main, which is ang Brent. Brent. At second sila, muntikan pa nila makamback. Pero ayun, speaking of comeback, there you go. Nagkaroon sila ng dive dito sa bottom lane, pero ito yung nakapula kay Pujakel. Papasokin nila si Pujakel. They are juggling the aggro now, mga kaibigan. Pujakel will fall down. So kahit paano nakakabawi dito ang side ng Signal Ultra, pare. Yeah, though yung gold naman nila hindi din ganun ka... Yeah. So feeling ko kailangan mag-ingat ng Archangel Onage. Well, it's 2K gold lead. Tama ka nga, King, no? Ang nangyari dito sa Archangel Onage, nakuha sila ng pick-ups, pero wala agad objective. Unang pagong pa lang nito na kanina pa nila ginugo yung top lane. Which is dapat siguro kanina pa. Naku. Tama. Muntik pa makuha ni D. Muntikan pa makuha ni D. Ganda ng rotation ni D dito. So labanan ng puso, mga kaibigan, para sa side ng Signal Ultra. And design niya, ladies and gentlemen, and level 7 na, abang CPU ay level 8. Medyo masakit na burst damage dito. Masakit CPU. Oo, ng Signal Ultra. Tignan natin. Ito na yung simula lagi, King, pag mapapansin mo yung Archangel Onage. Pag wala na silang naro-rotatean, tapos na yung laning stage. Medyo bumabagal sila. Bumabagal sila, oo. Pagka ganyan na. Yep. And eventually, sumasakit yung damage output ni Yakubo, yung Aldous sa late game. Kasi ito si... Ayun, ganda naman. Ako, ganda ng clash, pero may Numinum Blast na naman dito na pinaprock si Kuya Tets, pero hindi niya na mag-go. Ultimate coming out from the Alice. Habang nagkakaroon na ng mga Athena Shield yung mga tanks natin, Pew ang hinahabol nila, naglabas siya ng kabayo dito, it's time to run away, pero hindi umabot yung dash out niya, papasukin nga ata, delikado si Kuya Pew, pero napalabon na lang, sinipa ng kabayo, eto na ang back up, Asura's Aura, napakagandang back up mula dito sa Signal Ultra, mga kaibigan, napakabilis, design niya, for sure mahaba niya si Pujakin dito, pero mukhang hindi na ata dahil may Tondros na magaganap doon sa baba, pero mawawala doon naman ang Lancelot. Signal Ultra taking that clash. Uy! Ang sakit naman. Wow! Ayun, nice. Kaso... Taso ulang. Ayon. Uy, nakaisa pa si Kuya Carbonara. Oh! 1-for-1 trade. Pero kapansin-pansin nga dito sa Archangel Onage na kinukulang sila in terms of mid-game rotation. Tama. Okay na yung rotation nila nung early. Nung early, nagigets nila eh. Dinapasok pa nga nila sa mga tabi. So, Lord, parang feeling ko kailangan nila mag-sustain, mag-focus sila. Nung kung paano nila mapapanatili yung lead. Ang probably ang nagkukulang sa kanila dito kung paano ipapanish yung kalaban. May nangyayari kasi na lamang na lamang ka na, tapos wala kang kinukuha na mas lalamang ka pa. Sayang yung gold lead. At dahil dyan, nakahabol na si Nati. Sayang yung momentum, yung snowball na sana. Yep. So, and knowing na ang Signal Ultra, second sila nung MPL. Second sila last MPL. In terms of experience, alam na nila yan kung paano umikot-ikot. At nasabi mo na din, sanay sila sa mga comeback. Sanay sila sa late. Comfortable sila sa ganitong situation. Tama. So, dapat either tapusin na Onage to. Kuha sila ng clash. Hanggang wala pa masyadong ang si Yaku. Pero tayo grabe. Grabe, nag-UFO sa malayo. Sino tinatarget? Lumipad. Si Akai sana. Hindi, ginamit yun ng pantangas. Pantangas lang. Ganda rin ang threat ng ng Aldo. Sa mapa, galit na gamit. Lahat kasi yun eh. Kita mo eh, pag wala yung kalaban, mag-UFO na lang. Tapos magandang combo pa sa Helcourt, eh, Pepper.
Pero tignan natin dito, si Pew, ang sakit na rin ang damage dito. Curious pala ako, King, sa Leomord na biglang pumasok sa meta natin. O kasi masakit si Leomord, though kaya siyang i-shutdown ng, ano, ng early game. Mm-hmm. Pero pag gaganyan na yung laban, medyo hirap kasi niyan, ang bilis pa. Ay, hindi siya tapos, mahuli. Oo. Ang bilis, may shield pa, tapos may kabayo pa, may damage pa. Kompleto. Kompleto siya. Kompleto pala siya. Ayun lang, para kasi di. Para siyang ano, para siyang Chu na may damage. Grabe. Tignan natin dito, nag-activate ng Chase Spade si Aldo, Perfusa Ken and Company. Nagtatagulang mga kaibigan. First time mo ata nakakita ng ganito, Kuya King, no? Ano? Ng ganito layout. Oo nga eh. Tignan mo lahat eh. And now you know. Ito pala. Oo, now you know. Ayan, si Nasty. Kasi pag player ka, hindi mo malalaman yung gold lead ng kalaban, diba? Hindi. No. Hindi ko alam kung ano yung tournament mode. Oo. DCC. Ganito pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Alright, Athena Shield coming out from CKTD. Usong build to ngayon sa Martis. Yung pakunat build. Oo. Isang damage item, tapos pakunat build. Lalo na pag may MM yung kalaban. Minsan kasi pagka sobrang late game na, mm-hmm, si Martis nawawala na ng ano eh. Ang damage, hindi siya makapasok. Ah, kaya ano na lang talaga, no, papakunat. Ayun, nahuli si Pew. Naku, nakita pa si Pew dito. Yata, boy, nice flicker out mula kay Pew. Hikam sa inyo, minong blast mula kay Tets. Pero mukhang makakancel to, mga kaibigan. Pew will run away. Pero inabol pa rin siya dito ni Mr. Lancelot. Eto na ang UFO ni Mr. Addo. Papasok pa siya. Ultimate coming out from Bisanya. Pew bumalik, mga kaibigan. Tondros mula kay Mr. Lancelot. Pero napakaganda sure sa araw para makontrol yung tatlo. Walang nagkakapatayan. Magulo ang laban, no? Magulo ang laban. Nagsusuntukan lang, pero walang nagkakapatayan. Suntukan lang, syempre. Suntukan lang eh. Suntukan lang. Boxing match lang. Ayun na. Oh, ayun na. Oh, sinapak. Pero kulang sila sa damage doon. Kulang pa, kulang. King, oo. Oh, medyo... Wala kasi si Carbonara sa kasi Yaku. Si Yaku. Nagtutuos sa taas. Na-cancel ata ni Carbonara yung UFO eh. Oo. Nagdalawang isip si Yaku pumasok ng ano doon, Chase Pain. At magaling din itong Onich, oh, naka-cancel na yung ultimate ni Lolita. Ay, oo. Oh, yung... Hindi nakaka-ulti si Tets. Si Tets. Eh, favorite move ba naman ni Tets yun? Oo. Teach me how to loli. Favorite niya yun eh. Teach me how to loli yun eh. Oo nga. Teach me how to... Oo nga, no? Yan ang bago niya hashtag. Teach me how to loli. Whoop! Si Lasty Mac. Mga kaibigan. Yeah. Kung hindi niyo na, kung napapansin niyo, Kuya King, may mga nickname na kami dyan sa mga tropa, sa mga talaga players. Pero eto si Tets, mga, oh, grabe naman yung mga shit. Nasaan? Wala, ano, grabe sa mangga. Oh, kabisado yun yung mga players, no? Kabisado yun, ano? Oh, kabisado ni, ano yan, ni Kuya Tets. Si Tets ang favorite namin dyan. Mapagmahal yan si Kuya Tets. Let's me out to loli. Let's me out to loli. I know, loli. Grabe, pero eto, yung umaabot na tayo sa late game, mga kaibigan. 13 minutes. 13 minutes na. Okay. Considered late game na to. At malapit na mag-level 10, level 15 yung mga tao. Pero again, the problem ng Archangel Onage. Paano nila tatapusin yung laban agad? They're running a three-man tank. Mm. So medyo may chance ang kulangan yung damage. Pero teka lang, bago magsalita si Sanya will pump that ulti. Pumasok siya ng kanyang FB. Pusa kayo nagbalaki dito pero hindi papasok ang Force of Nature. Guardian's Barrier para makapag-block ng mga heroes. Ayos yung ginawa nila. Nung pumasok si Sanya, medyo bumak sila. Though... Anong plano? Anong plano? Yun ang di ko alam kung anong... Ang plano, manalo. Paano nila pipigilan yun? Oo. Basta importante, mahalaga. Ang importante, mahalaga. Ang dami yan. Basta bukas, sa Lunes, Monday na. Tandaan yan. Yan ang mahalaga, Kuya King. So, eto na. Uy, sakit! Sakit na. Masakit na siya ako, boy. 2-8! Nako, isang sapak. Mukhang yatap ka agad si ano dito, si Carbonara. Medyo delikado dito King. Ang Onage. Kasi pag na-shutdown si Carbonara, wala nang damage ang ano. Correct. Ahang Onage. Onage, si Lembot lang. Si Lembot lang. Pero parang si... bitin pa eh. Oo, sa CKTD kasi... Kaso mahirap pumasok. Nako, eh. Ito na ang Chase Spade. UFO Sapan! Bam! Uy, pero grabe na din bola-bola. Sakto. Pinakain ng bola-bola. Mga kaibigan, si Pew magpa-flank doon sa bandang gilid. Pero yung nangyari clash din sa bandang tier 2. Nawala ka agad si Tets. Hindi niya na naman nakuha yung Numinum Blast na gusto niya. Hindi niya talaga nabibigay.
Hindi nyo nabi... Nabasa na, na-download na. Ayan, nice. Eto, napakagandang triple kill kay Kuya Lembot. Pinaghihiwa-hiwa si D. Kuya D. Ay, pumasok si Pew. Pumasok si Pew, pero mawawala din si Kuya D dito. Si Pew, kaya niya to. 3-on-1. 1-on-1 sa tatlo. Kinagat. Kinagat ng 7 times. 1-on-1 sa tatlo. Naku, uy, grabe. 1-on-1 sa 4. Ang lupit naman ni Pew dito. Pero 5 sa tatlo. Kuya King, ang maganda. Wipe out sila. Hiwa-hiwalay ang signal ultra doon. Hindi ko pagalitan mo na mamaya eh. Mamaya, ba't hiwa-hiwalay eh, no? Kasi sinone ni Pew eh, sa baba eh. Oo, tama. So, dapat hindi niya masyadong sinone para kaya niya ubusin lahat kasi dapat masyadong niya si Carbonara. Pero may mga times talaga na sa laro, mapapalaban ka talaga. Siguro, hindi yun na yung masabi. No turning back na yun eh. Maganda sana yung pasok ng signal ultra doon, pero... Kaso, ayan na. Ayan na. Uy, ganda na naman ang ultimate naman. Back lang sila. Ang hirap dito para kay Yako, yung pressure nasa kanya. It's either hintayin niya mag-ulti yung si Carbonara bago siya pumasok ng ulti niya din. At maayos yung pasok niya talaga. Oo. Nada-dodgeball siya eh. Pero feeling ko si Tets kailangan mabato niya talaga yung ultimate. Yung ultimate niya. Yung pa nababato, no? Isang beses pa lang. Na-download na kasi ng Archangel Onage. Eh. Napanood na nila lahat ng replay. Oo, sabi nila, teka, mahilig to maglulita. Huwag niya na ano yun, huwag niya na pag-ultihin. Yan naman lagi niya ginagamit eh. Lulita. Partida nga, hindi daw binaban yun eh, sabi ng Archangel Onage. Lulita ban. Oo, Lulita ban. Uy! Ito na. Nagkasuntukan. Suntukan. Naglolokan. Sumipa. Grabe naman yung sipa. Walang damage. Oop! Grabe naman mga ambahan dito. 16 minutes, ladies and gentlemen, ng ating laro. Uy, eto. Naku, nilabas na ng kabayo. Ay! Ang bilis niyan, Bobby. Kuya Pew. Wala kang backup. Ayun! Numinong Blast sa full ang tatlo for the first time in forever. Mabubuhay ulit si Pew dito. Pero si D and si Lisanya, papasok ng flat low. Pero ayun, si Pew ang gustong target dito ni Mr. Akai. May Hurricane Dance man na magaganap. Mukhang wala na ata. Dahil si Pew pa rin. Buhay na buhay. Buhay pa rin. Flicker that wrist. Habang si Carbonara dito, going in for the angel form. Pero nasan siya dito ni Kuya Tets? Fusakin, buhay pa din. Ay, guys, force of nature. Ang gulo ng laban, mga kaibigan. Kaya nyo na yan. Joke lang. Ito pa pala. Sige. Di pa tapos. Triple kill para kay Lisanya. Ito, naging bola-bola ulit. Pero ang sakit ni Lembot. Sakit ni Carbonara rin. Uy, nag-cooldown na yung ulti. Grabe, ang tagal ng laban. Nag-cooldown na yung ulti ni Tets. Ang lupit. Pero si Tets ni Autololi. Nice. Ubus na naman ang signal ultra. Wipe out. Kailangan siguro ng ultra i-shotan gagal si Carbonara. Kasi 3 hit lagi. 3 hit, tapos may sustainability rin kasi itong di ba ma-focus kasi yung ano niyo, yung ikot-ikot. Yung bilog-bilog. Oh. Habang nakaka-3 hit si Lembot, so you have 2 dodge mechanics mula sa Archangel Onage. Yung bilog ni Carbonara, tapos yung Thorn Throws na triangle ni Lembot. So kahit anong iba to ng Signal Ultra dito, isang pindot lang ang Archonage, ang Onage, di nila may hit. Na-outplay sila. At nakuha na po ng Archangel Onage and Lord, mga kaibigan. Masyadong matagal ang nangyaring laban. Tagal yung laban. King, eh. Oo. Probably decision making at yung positioning ni Carbonara ang nagdala sa laban na yun. Ang ganda ng position niya sa bottom lane. And free hit lang siya ng kanyang Demon Warp. Pero feeling ko, sino pinaka-patient? Yun yung may virtue. Pasyente. Pasyente. Oo, tama. Patient is a virtue. Hop! Sige, eto na naman! Ayun na, sige. Hindi ka na naman nakaka-purdy, Babri, nakaka-cancel, nire-reserve at mawawala na naman si Tets dito. Pusakin, one more hit, pero hindi ata abot. Carbonara goes for that angel form. Walang nagkapatayan. Ang Lord nasa top. Ako, yun pala ang plano. Ang maganda dito, King, yung ano, si Carbonara, the Lunox can act out as a late game carry na din kahit mage. No, sobrang sakit yung kasi late game. Kasi lilikod lang eh. Lilikod lang yan. Parang free hit lang. Free hit lang. Ganun na yung playstyle dito. So kailangan mag-ingat ng Signal Ultra. Ano, pinapasok ni Lasty si Tets lang talaga ang focus niya pagka nag-ulti. Kinakancel pero ito UFO. Carbonara will be the main target. Carbonara na. Masasapak pa si Carbonara dito. Carbonara na. Pero gusto niya ng spaghetti! Ayun na! Shoutout na si Carbonara. Tama ka dyan. Feeling ko kailangan bumaka. Ay hindi, may Lancelot pa. Lalaban pa daw. Puso. Uy, eto. Ito, nagsuntukan. Nagsuntukan. O, yung bato. Bato. Sinapakang bato. Sinapakang bato. Masakit yun. Masakit yun. Pero mas masakit pa din si, ano dyan, si Yako. Sapak.
Superman punch. Boom. Ang lira. Grabe. Kaya ako boy, apat yan. Parang, pero may backup. Parang si Bobby Pacquiao. Oh. Isa blow blow. Blow blow lang. Blow blow lang. Isa blow blow. Lako po. Oh, isa blow blow niya pa. Grabe yung sapak dito. Sina pa yung panda. Oh, ay! Nice, nice. Marunong din ako tumalon. Kaso ako vulkan. Mamba, mamba. Uy, inusok na lang. Ayun, sa mid. Ay, hinabol sa mid. Oh. Grabe, ang ganda ng pitas niya ako doon. Cool. Hindi naka-full yung Angel si, form tama, ni Carbonara. Kaya hindi niya mapop yung ultimate na bilog-bilog. Sinaktoan niya ako. Sinaktoan. Tapos ang ginawa niya ako, isa blow-blow. Sinapak yung bato. Oo, sinapak yung bato. dapat ganun ang gagawin ng Signal Ultra. Oo, gusto nilang ano, manalo. Manalo. Pero sabi mo naman, komportable ang Signal Ultra sa ganitong sitwasyon. Siguro, kahit 60 minutes. Okay kahit 60 minutes, laban na nang sali. No? Copy muna tayo dito. Oh. Pili ko sa mga scream nila, laging ganyan eh. 60 minutes. 60 minutes. At yun na, doon na nagka-problema ang Archangel Onage. 20 well, minutes na. Sobrang commendable ang Archangel Onage dito sa kanilang mechanical plays kasi hindi sila mapatay kaagad tapos ang dami nilang outplay na nagagawa. Tama. The problem is that yung rotation nila sa mid-game, yung nag-follow. And yung Signal Ultra, knowing na comfortable sila sa ganitong type ng situation, eh never nang kinakabahan yung mga yan. Ano na yan? Easy. Manhit na. Oo, manhit na. Manhit na sila. Sabi nila, ah, 20 minutes na. Maaga pa. Maaga early pa. Game. Early 20 game minutes. Pa early game pa to sa amin, sabi nila. Sanay na kami dyan. Pangmatagalan pala sila. Eh, iniiwan na nila si Yako Boy sa taas. Ay, oo, si Yako Boy. So, dapat nararamdaman niya. Oo, nakaramdam. Nag-signal. Sakto, uy, Signal nandito Ultra. Sila. Nandito na sila. Sakto pala sa pangalan niyo. Pero feeling mo kailangan nila bumalik sa base. Kasi dito tayo yung apat. Oo nga, it's time to push. Mababasag to, binigay nila. Yun lang ang mali, yun lang ang mali ng Orus. Binigay nila agad. Yan yung torre, no? Dito may pensa. Dito may pensa. Sila ang tama un dito mga kabigat nila natin. Guys, bar para kay T. Oo, dash in, dash out pala. Papakagat lang. Kaya ano, kay Pew. Papakagat lang. Papakagat lang. Binibates. Binibate. Jabated. Oo, jabated. Jabated.com. Dinejibates lang sila mga kaibigan. Ay na, nagpo-positioning na. Ito na ang plano. Pag mga ganitong sitwasyon, paano sinasabi ng mga player? King. Hindi ko alam. Ah, hindi mo naririnig. Hindi mo naririnig. Hindi ko, it's time. Gumagawa na sila eh. Ito na. Ito, UFO, na nilabas. Kita mo si Didon, pumapasok ng isa. Silembot ang target. Uh-huh. Silembot, hello, mayday, mayday. O, din, ano, kinancel. Kuha farm, kuha farm. Kuha farm. Ito na si CD. Grabe na yung mag-soul. Iba klase ng ano lang. Hindi kasi siya natatakot kasi walang kaja yung kalaban. Aha! Kasi ang hirap pag may kaja. Pag-soul ka, o kahit tank ka, bibigyan ka talaga dun. Ang problema pala sa lineup ng Onage, wala silang crowd control. Wala. Si Lasty lang. Si Lasty Mac lang. Yung Yurikeo, si Lasty Mac. Saka si KTD. Oo nga pala. Oo, kaso, pero 10 bits yan, kuya. Oo, medyo eh. Mabagal na kasi, na-nerf yan eh. Na-nerf yan eh. Mahirap na yan. Tsaka yung Hurricane Dance, kaya abangan yun eh. Kaya madodge, kaya abangan. Ang problema kasi ng ano dito, Archangel Onage, yung threat potential nung ulti ni Yaku. Oo. Pag nag-ulti si Yaku, nagbabak sila eh. Kasi hindi nila malaman sino yung tatarget. Kasi kita na rin nilang Signal Ultra lahat yun. Pag nag-ulti sila, kita lahat ng punasan man sila. Hanggat sa nasisira na yung positioning nila. Oo. Hindi na makapwesto si Carbonara ng maayos. Ako, nag-clash na naman. Nagkabigayan si Lasty Mac. Ako, mukhang mawawasa ka tapos ni Lasty Mac. Oh. Ayun na si UFO Boy. Grabe yung UFO Boy. Nag-garden ang buhay ng laban. Ang pero tikit-tikit sila. Isa blow-blow. Kinagat ng 7 Lions. Grabe mga kaibigan. Ang ganda ng kagat dito ng Ashura Saura. Si CKTD. Oh, nagmo-mortal coil. Kinagat na naman ng 7 Lions. Grabe. Pero yung ano, si Bruce Lee, ang lupit naman dito. Ayun lang, medyo, ayun lang, ayun lang. Si Pew, uy, grabe, gusto na nila tapusin. Ang lupit naman ng Signal Ultra doon, pare, hindi pa nga basag yung tier 2. Gusto na kagad nila to tier 3. Oo. Pwede advance, pala yun. Advance mag-isip. Advance mag-isip. Ito, kinukulit lang ni DC CKTD. Kailangan makaalis ang CKTD dito kasi wala na silang... Pag nauwala si CKTD dyan, pero hindi, feeling ko, hindi na siya makakaalis kaya di eh, kasi... Pero tinan mo, wala na. Ni UFC. Oo, wala na. Tapos na pala. Signal Ultra, what a comeback na naman, paring King. Hindi kasi nila natapos agad. Oh, commendable yung audience. Talagang swabing sa atin. Kasi hindi nila na sustain yung win. Pero napag-usapan nga natin to na sobrang sana yung Signal Ultra. Ganitong place tayo. At ang ating MVP ay si Kuya Pio. With 10
that 70% ang